Sa video nito mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng battle board doon na bakal. So, karamihan sa inyo siguradong hindi pamilyar dito sa technique na to. Pero yung pamamaraan na to is meron pong advantage. Ang advantage po nito mga boss is makakatipid kayo sa mga materials. Hindi nyo kailangan gumamit ng tabla para magkaroon kayo ng guide mga bossing. So ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung bakal para maging battle board ninyo. So tara. So yung bakal na yan mga boss, yun yung gagamitin natin paglalagyan ng battle board natin. So unang-unang yung gagawin mga boss, nalagyan nyo muna ng brace. Kailangan yung brace-an yan para hindi gumalaw. Kasi kapag magalaw mga boss, nagbabago po yung sukat ng battle board natin. Mawawala sa hulog. Kaya ang gagawin natin, ibibrace natin yung siguradong matibay para hindi magbago yung guide natin mamaya. Itong pader natin is flat po. Flat po yung poste sa pader. So ibig pong sabihin mga bossing, walang nosing po yan. Kaya yung guide natin is nandun sa labas ng poste, sa labas ng bakal. So gagawin natin, gagamit tayo ng bakal na ganito. Ang purpose nito, maliit lang. Kasi ilalabas natin doon para meron tayong pagtatalian ng bakal. So makikita nyo mamaya. Pero kung ang plano nyo gawin mga bossing sa poste ninyo is may nosing, syempre iba po yung sukat ng anilyo nun, mas malaki. Nakapaloob po itong tansing. Yan, itong tansing to nakapaloob po doon sa ilalim ng bakal natin. Nasa loob po yan. May allowance pong dos. So ibig pong sabihin, kahit hindi na po kayo gumamit ng ganito mga boss, kasi meron na kayong paglalagyan ng bakal po ninyo. Tsaka make sure nyo po na yung bakal po ninyo is tuwid po. Huwag po kayong gagamit ng guide na balikong bakal. Make sure po na matibay at hindi po liko-liko. Nilipat ko mga boss yung nilagay ko kanina doon kasi daanan po ito, delikado, baka matamaan. Kaya ginawa ko, nilipat ko doon. Tinali ko na lang doon sa may parang puno para mas maging matibay. Nagdagdag tayo ng konting brace para talagang make sure natin na hindi gagalaw. Ito na po, ilalagay na natin. Bali ito yung bakal natin mga boss. So, tuwid naman po siya. So okay to. Tapos ilalagay po natin doon. Nakakuha na po natin yung ulo niya. Nakaka-level na po yan. So yan. Tuwid na po. Bali yan na po yung magiging guide natin. So makikita nyo po, magagawa tayo ng hook mamaya. Yung ganyang hook. I-hook lang po dito yung alambre. Tapos yung alambre na yun, kapag nakahook na dyan, tapos nakahulog na po ito. Antay na po yan mga bossing. Ililipat-lipat lang natin. So matipid na. Hindi mo na kailangan gumamit ng tablang battle board. Bakal na yung battle board natin mga boss. Okay. Nga pala mga bossing, yung ilalagay nyo pong bakal na ganito, dapat po nasa ano po siya, saktong-sakto po sa dulo ng bakal po ninyo. Yan. Hindi po dapat lumampas o sobra. Kasi ito yung guide na natin. Kinuha lang natin itong ano ng tansi dito sa bakal natin. Para pantay. Ito po yung kabilang ano natin, bakal natin. Bali ito, kwadrado po ito mga bossing, kaya meron tayong dos na nosing. So ito po, nilagyan din natin ng brace. Pero makikita nyo dito, ito yung guide natin. Ito yung ginawa natin. Tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, may allowance po tayong 2 inches. Ito po yan. So ito po yung guide natin mga boss. May 2 inches na pong allowance yan. So ito po, 2 inches po. 2 inches. Same lang din yung proseso kanina. Dito natin ginawa yung ano natin, minarkahan ko. Bali, ano po, TIG 21. 21 centimeter po.
Yan yung kuha natin. Tapos pag nakuha na natin yan, nilevel host po natin dito. Dito. Ito sa guide natin. So may marka po ito. Ayun. Ito, ayan, ayan, ayan. Yan po, minarkahan natin. Same na po yung level nito at saka yung ginawa natin kanina. Tapos nilevel host po natin papunta ron sa isang battle board po natin. Doon po natin nilagay yung isa. Kumbaga level na po ito. Dire-diretso po yan. Level na po. So ang kulang na lang po dito mga bossing is yung tansi. Tatansian na lang po natin. Ito naman mga boss, pinadagdagan ko ng kaunti. Hindi po kailangan ganito kaluwang. Masyadong maluwang na to. Mali kasi yung pagkakahukay nila. Masyadong lumabas sa linya. Dapat po mas lamang dito mga bossing. Ayan. Ngayon, para kasyang-kasya po yung hollow blocks natin. Hindi po pwedeng lumampas sa property ng ibang tao. Ayan. Ito po mga boss yung nakuha nating level mo. Na level host natin. Ito yung minarkahan na natin. So gagawin natin, susundan natin yung sukat po ng dating hollow blocks. 21 po, 21 cm. Pero pwede kayong pumili mga bossing kung 20 or 21 cm. Kung wala kayong susundan na ganyan. Pwede na po yung 20 cm or 21 cm. Wala pong problema doon mga bossing. Pero dito, 21 cm po ang gagamitin natin. So gagawin lang po natin, susukatin po natin ito, 21 cm, pababa. Tapos ganoon din yung kabila, sinusukatan na din po. Tapos ready to maglalagay na po tayo ng tansi natin para makita na po natin yung guide natin. So ito po, 21 cm. Ito mga bossing, gagamitin natin hook. Dito natin ikakawit yung ano natin, yung bakal. Tapos dito naman nakatali yung ano natin, tansi natin. Para ikakawit lang po natin mga bossing dun sa nilagay nating battle board natin na bakal. So kawit-kawit lang na lang pong gagawin natin. Dalawa pong gagawin nyo, magkabilaan. Ganyan po yung magiging resulta niyan mga bossing. Kahit i-check po ninyo, pantay po yan. Pantay na pantay. So, ganyan po yung paggawa ng battle board na gawa sa bakal. So, sana po makatulong sa inyo itong tips na to, kaalaman na to, para mas mapagaan po yung sa budget, yung bulsa. Tsaka epektibo naman po ito mga bossing. Yan. Gagawin na lang po, ililipat-lipat na lang po sa may marka. Kita nyo naman siguro yung marka. Yung may pula. Ilipat nyo lang ulit. Oh. Sukat na po yan, 21 cm. I-adjust-adjust na lang. So, sana ay nakatulong sa inyo yung tips na to. Sa pagpatong naman ng hollow blocks mga boss, madali lang po. Pag naka-layout naman na yung guide ninyo, tapos tamang-tama na yung nakalagay na rin yung palaman ninyo mga boss. Madali lang magpatong ng hollow blocks. Kasi may guide ka nun. Ang mahirap nito, kung mali yung guide mo, o kaya wala kang guide, yun ang mahirap mag hollow blocks. Tapos, mga bossing, kung magpapatong kayo ng hollow blocks, halimbawa ito, nakapatong na. Ang kasunod sa taas, dapat ganito. Huwag niyo pong pagkatapatin. Huwag pong ganito. Dapat ganito po. Ayan. Tapos karugtong ulit. Magkakasalungatan sila mga bossing. So ngayon, papatong ko. Bali, dito ko ipapatong para magkasalungat. Lagi nyo pong titignan yung guide nyo. Ayan. Nakuha na kagad mga boss. Ganun lang kadali. Maglada po natin dito sa semento natin. Hindi po basa, hindi rin po yung tuyo. Nasa po siya, malapot lang po. Para madali pong ipatong at hindi babagsak yung hollow blocks natin. Hindi rin to yung tuyo na parang mahuhulog na sa pinaglalagyan ninyo. So ganun lang po yung mga boss. Pagdating naman dito mga bossing, sa guide po, huwag niyo pong hayaan na dumikit yung papagitaw sa inyo. Ito mga boss, huwag niyo pong hayaan na itong hollow blocks po ay dumikit dito. May allowance po tayo, maliit na maliit lang po. Yan. Hindi po siya dumidikit. Hindi niyo mabuti. Yan. Para magkaroon kayo ng idea. Yan. Ganyan lang po mga bossing. Huwag nyo pong hayaang malayo. Huwag nyo rin pong ididikit.
Once na dumikit po yan, nagbago na po kagad ang nagbago na po yung ano nyo, guide ninyo. Ngayon naman po, papakita ko naman kung paano yung pagka-cutting. So, halimbawa dito, cutting, kakating po natin. At ang tiyahin nyo po kung gano'ng kalaki yung magagamit. Cutting natin. Kadalasan po kasi, hollow blocks po natin na nabibili dito sa atin, dito sa lugar namin, medyo marupok. Hindi po siya masyadong matibay. Kaya ingat lang po sa pagputol. May chance po kasi na matibag po. Ito, hindi sa ganang katibayan yung nabibili dito. So, ganito po naman. Same lang din po yung ginawa natin kanina. Hinati lang po natin sa tamang sukat. So yan, ganyan lang mga bossing, paulit-ulit lang po yan. Kung ano yung nakita ninyong ginawa ko, paulit-ulit lang po yan mga bossing. Every 3 layer po, ano ba ito? Kasi may bakal na tayo nilagay eh. Naglagay tayo ng bakal dito. Ito yung first na naman, layer natin. First layer, isang layer na naman, pangatlong layer, maglalagay po tayo ng belt ng ano natin, pader natin. Maglalagay tayo ng 10mm na bakal or 9mm na bakal. Depende po yan sa ginagawa po ninyo. Pero dito, 9mm lang. Kasi, hanggang ano lang po, hanggang dito lang mga bossing. Ano lang po, bali ano pa, tatlong hollow blocks na lang. Ay, apat na hollow blocks na lang. Tama na. Ababa lang po mga bossing, hanggang bewang nyo lang. So, 9mm lang ginamit natin. Sapat na yan. Dagdagan pa mga bossing, ang paglalagay po ng dowel po ang tawag sa amin, ng bakal na patayo mga boss, is every 3 hollow blocks. So, titignan po ninyo, 1, 2, 3. Tapos, 1, 2, 3, ano na naman po, bakal na naman. Ganun po yung paglalagay natin ng dowel, every 3 hollow blocks, tapos sa pag-belt naman, every 3 hollow blocks din po na layer. So, tandaan nyo po yun mga bossing. At ang agwat po ng bawat poste ay 3 meters po. So, madaling tandaan, laging 3. Nasa 3. So, yun. Na sana po'y makatulong yun sa inyo.